share faith and hello. Marching. Hey, thank you. May hearts na kaagad. Salamat po. Thank you. Hi, Carl. Ayan, andito ko ngayon kasi nangako ako. Katatapos ko lang mag-clinic. Magandang gabi. All goods. Hello, my baby. Blaze, hi. Hi, Elaine. Nanonood ka, Elaine. Ayan, Elaine Manifestation. Yan ho si Elaine, ano yan? Estudyante ko. Pwede po bang makausap? Ano yun? Who's with God right now? Ano, Makos? Pwede mo siya makausap. Ikaw ang hihiling. Alam mo yung tungkol dyan sa bagay na yan, yung tungkol sa mga yumaong, mahal natin sa buhay, palagi ko pong sinasabi ko sa inyo. Maari ninyo silang makausap kung gusto nila kayong kausapin. Or if they have enough energy to manifest or to do the things that they're supposed to be doing for you to be able to see them. Ganun yan. Hindi po ako kasi spiritista, hindi ako tumatawag ng mga kaluluwa ng patay. Kung dumating, dahil nandiyan, ina-acknowledge ko naman. Pero hanggat hindi naman hinihiling nung taong kausap ko na gusto nilang makausap yung namatay na o yumaon nilang mahal sa buhay, hindi ko po binabanggit. Ah, yung 3 a.m. Alam mo, Christian, ang 3 a.m., holy hour yan. Holy hour, at the same time, alam din ng devil yan. Iba yung Lucifer yan, iba yung devils, iba yung evil, na po, at saka negative energy. Now, normally, syempre, magkalaban ang black at white. Dahil holy hour, yung 3 a.m., nangihingi ng panalangin ng langit, tatapatan nyo ng dark energy o ng hindi magandang mga espiritu, yung mga negative energy, manggugulo rin sila. At gumagawa rin sila ng ritual na katulad ng ginagawa ng mga maka-satanismo. Kasi meron pong satanism. Sa Amerika, meron po niyan. May cult na satanism. Meron po silang misa. Meron silang pag-aalay. At saka, ngayon wala nang takot. In fact, nagpaparada pa po yan sa street ng Amerika. Paano po maging student? Marching. Alam mo, punta ka sa profile ko. Doon sa taas ng profile ko, tingnan mo doon, merong basket na pulang maliit. Nakasulat doon, katabi ng basket na pula, Spiritual Alchemy PH. Click mo yun. Yan, pwede kang magpabook. Other people, yung nga pong mga nakarating dito sa clinic ko, yung nagpapatingin, alam mo yung ginawa nila? Kasi hindi ko naman ina-announce yung telepono dito at saka yung address dito. Yung nagpapatingin po yung mga may sakit, tinatanggap ko po yung mga may sakit. Hindi po ako tumatanggap yung nagpapahula. Ang ginagawa nila, kiniklik nila yon yung sa profile ko, yung Spiritual Alchemy PH, yung / Spiritual Alchemy PH. Yun po ang kiniklik nila. Nandun po, pwede kayong magsabi dun, mag-request. Paano po ba pumunta sa clinic? May sakit po ako. Ito po yung bibigyan kayo ng telephone number na pwede ninyong tawagan to make an appointment. Yung pagiging estudyante, ganun din. Click ninyo yon para magparehistro kayo. Para kung meron pang available na slot for you, ilalagay po kaagad ang pangalan ninyo. Ganun po yun. Andun lahat ng information for those who wants to be my student and for those na gustong magpatingin ng mga may sakit. Hello, Shello Jam. Ganda naman pangalan yun. Yan.
Yung JC, katulad ng sinabi ko, kung kailangan mo ng information, magtiyaga ka, i-click mo yung profile ko. Doon ka pumunta, doon ka magtanong. Lahat ng information nandoon. Hello, LV. Hello, Jana. Karhisma Yang. Ano yung Yang? Last name mo? Last name ng ex-husband ko Yang. Good evening, Shanning. Hello, Blueberry. Okay. Hello from Junior. Hello din daw po. Palaging nakadikit. Hi, Sheila. Okay. Kanina, nalungkot lang ako kasi... Alam, meron nagsabing nagsisinungaling ako. Baka naman yung kausap mo nagsinungaling sa'yo. Wala akong dahilan para magsinungaling tungkol sa biringan. Pangalawa, ayaw ko nga yung puntahan, napakarami lang humiling. Kaya ako pinuntahan. Wala akong intensyong pumunta doon noon. Wala naman akong kailangan. Dahil normal kong nakikita yung mga elementals. Huwag mo akong tatawagin sinungaling dahil babalik yan sa'yo ng napakalaking pagbabayaran mo. Marinella, watching from Kuwait. Wow, layo. God bless you, Marinella. Nagtatrabaho ka dyan. Mainit ba sa Kuwait? Hindi ko alam. Oh, anyway, kwento ko sa inyo yung... Wala po ako kasing arbularyo na kakilala na nandito sa Metro Manila eh. Yung mga kakilala ko po dati sa Cavite, patay na. Sa Bicol, hindi ko na rin po alam kung meron lang. Eh di, irinagay ko na rito. Bakit pa ang hindi? Wala naman pong mawawala pagka pumunta kayo sa albularyo. Hindi nga po ako nagagalit tawagin akong albularyo eh. Yun nga po pala yung tungkol sa nagiging trending po ngayon ng mga assault travelers, yung ascending. Yeah, sabi ko sa inyo eh. Di ba last year ko pa yan kinuwento? Na iba ang panahon ngayon. Ang dami na talagang mulat, awake, ahead. Marami na pong nag-upgrade ng DNA. Of course, kung maraming mabubuti at nag-i-evolve ng mga tao, ganun din ang masasama. Ang dami pa rin pong pilosopo, ang dami pa rin yung hindi nakakaintindi, nadadaanin sa pambabastos. Yan, yun po ang mga klase ng taong hindi talaga makapanik. Tapos nagtataka kung bakit wisit ang buhay nila. Kung bakit kailangan nilang mambastos. Kasi yun lang ang paraan para mapansin sila. Otherwise, wala eh. Ganun na lang ang buhay nila. Puro negative. Kaya sana kayo po, huwag kayong mag-iisip ng kahit na anong bagay na negative if you can help it. Kasi yun po ang kulay na iikot sa inyo. At saka pag puro negatibo po kayo, yung na-attract po ninyong energy, negative din. Siyempre, alangan namang nag-iisip ka ng masama. Tapos yung quite light ang lalapit sa'yo, siyempre hindi. Kaya, yan, mag-iingat kayo sa mga iniisip nyo. Kasi yung iniisip ninyo, para na rin ginawa ninyo. At saka para huwag maka-attract ng negative energy, huwag ganun. Kung hindi kayo naniniwala, wala namang problema, walang namimilit. Pero huwag kayong mambastos. Kasi lumilitaw ang tunay ninyong pagkatao at kung anong klaseng kulay merong kayo. Ganyan. O tungkol po sa albularyo. Sige, total na pag-usapan yung tungkol sa albularyo. Marami pong albularyo dito sa Manila na, sad to say, may kaalaman naman, ano po, pero pinagpatong-patong na kung anong napulot sa internet o sa iba, sa kwento, pinagsasama-sama. Ito po ang tatandaan ninyo. Ito ay parang tulong ko po sa mga nagpapa-albularyo. Kung kayo po ay may sugat, huwag po kayong magkamali. I thank you for the heart na yung sugat ay pahahawakan sa kahit ng sinong albularyo
kung hindi malinis ang kamay, hindi sterilized. Kasi kahit po gano'ng kagaling ang healer, kung open wound, kung bukas na sugat, ang tatapalan ng mga bagay na hindi sterilized at hahawakan yung bagay na ididikit dun sa sugat ninyo, eh mai-infect po kayo. So iiwasan niyo po din yun. Okay lang po yung healing energy, yung ganyan, o kayang hilot-hilot. Pero pag meron pong sugat, huwag. Huwag ninyong tatapalan ng kung ano-ano. Huwag po. Pwede po yung tubig na hinihipan, inuurasyonan, dinadasalan. Pwede po yon. Pero yung hahawakan ng sugat, huwag po. Kasi, as a doctor, I mean, you know, as an AM doctor, medical doctor, it's detrimental as far as I'm concerned. At totoo po naman ito, na lahat ng sugat, pag nalagyan ng dumi ng bakterya, ay magkakaroon ng infeksyon na maaring lumala. Good evening, Essentia Fashionista. Good evening sa'yo. Naku, rookie, hindi, I cannot teach. Alam mo, pwede naman ako mag-online. Actually, merong mga astral traveling course na online na nakikita ko. Pero kawawa naman kayo pag yun ang in-avail ninyo. Kasi you buy something that's recorded, hindi actual. Ang astral traveling po, ang remote viewing, ang pagtuturo po niya na totoo, kailangan yung teacher ay nandyan, nakabantay sa'yo physically. You don't do it alone. It's very, you can meditate alone, why not? Meditation is free for anyone and everyone. In fact, the best meditation is praying. Wala pong masama doon. Pero yung to try and do it on your own, na walang personal na guidance ng teacher, ingat kayo. Ingat kayo. Baka kung saan kayo mapunta. Magkakagera po kaya talaga sa Pilipinas? Nako, hindi lang sa Pilipinas. Ang gulo-gulo na ngayon. Umpisahan mo na yung sa Texas. Hindi, damay-damay yan. Hindi lang sa atin. Damay-damay yan. Magulo na talaga. Any share po sa pangontra na kahit ano po sa masama? Prayers. You have to be strong-willed also. Kailangan yung faith mo ay malaki pa sa'yo. Kung naniniwala ka na kaya kang iligtas ng faith mo, maliligtas ka. Pero that's a combination of a lot of things. Kasi hindi lang naman nakukuha yan sa dasal. Dahil ang daing pare na hindi maganda, na dasal ng dasal, sa simbahan pa nga nakatira. Pero ang sama ng mga ginagawa, ang dami pong ganyan. So hindi pwedeng dasal lang. At kung magdadasal ka, kailangan buong puso at kaluluwa. Kasi hindi naman po natutulog ang langit, naririnig naman tayo tuwing nagdadasal tayo. Ang pagkakaiba lang, kahit naririnig yung mga dasal natin, hindi lahat sinasagot. Kasi alam din nila, yung nagdadasal na lip service lang, ibig sabihin, masabi lang, in fact, yung nagro-rosary nga, eh, hindi mo na maintindihan kung ano sinasabi dahil napakabilis, may praise the Lord, sweet praise the Lord. Alam mo yun, ganun, masama yun. Hindi naman, wala naman din yun. Kaya wag yun. Yun ang pangontra mo. Pagka mayroon kang pakiramdam na may hindi magandang spirito sa bahay mo, sa paligid mo, magsindi ka ng kandilang puti o bumili ka ng incense at kamanyang magbaga ka, tapos i-sprinkle mo dun sa baga para mausukan yung lugar. Walang masamang spiritong hindi takot sa incense at kamanyang. Masama po ba kung lagi kong ipapahilot ang bukol sa leeg? Anong klaseng bukol? Kung goiter, aba, hindi mo dapat pinapamasahe kung goiter.
Thank you. Ano yun? Thank you. May corona tsaka blush on. Ano yun? Kung bukol na goiter, wag. Hindi yun. In fact, sa ang parte ng leeg? Kasi depende yan eh. Depende yan. May mga bagay na hindi dinudurog. Ang katawan po ng tao ay napakatalino at perpekto ng ginawa ng langit, ng ginawa ni Ama. Thank you for the rose. Lahat yan, alam kung ano ang gagawin. At nag-uusap-usap. Nag-uusap ang puso, nag-uusap ang kidney, nag-uusap ang spleen, ang liver, at saka ang brain. Alam nila. Perfect yan eh. Tayo lang naman ang gumagawa ng mga maling bagay. Kaya nagkakaroon ng disease. Meaning, hindi na siya at ease. Diseased. Kaya nagkakaroon ng sakit. Thank you for that, teddy bear. Ay, kilig. So, ang bukol, ginagawa yan ng katawan natin pagka maraming toxins na hindi nila gusto, na natatakot sila. Ang gagawin nila, iipunin nila yung mga toxin, babalutin. Yun ang nagiging cyst. Babalutin nila yun. Kung minsan, mas maiging hindi ginagalaw yun, kasi kung minsan, kapag ka malakas ang resistensya mo, kusa namang mawawala at matutunaw. Ngayon, kung cancerous yun, tapos binugbog mo ng binugbog na baasag, imbis na ma-contain, kakalat, mapupunta sa bloodstream. Kaya ingatan mo, napakahirap sagutin ng sinabi mong bukol sa leeg kung hihilutin kasi hindi ko nakikita kung nasaan. Ay, Corgi, thank you! Thank you! Oh my goodness. Anong ibig sabihin ng nakakakita ka ng dragons? Depende. Anong klaseng dragon? Anong kulay? Year of the dragon ngayon, hindi lahat ng dragons ay masama. Kilala niyo ba si Toothless? Ang cute nun. Mabait yun. Mahal na mahal niya yung master niya. Depende kung anong klaseng dragon. Lahat ng dragon nagbubuga ng apoy sa bibig. Pero anong kulay ng mata niya, anong kulay ng skin niya, relevant po yon. Yung gustong makapasa sa board exam, sipagan mo rin yung pagdasal, tapos i-manifest mo, isipin mo na nakapasa ka na, dahil makakapasa ka. Ang laking bagay nun, manifestation, tulad nung pinost ko kanina. Baby dragon na white. Oy, ganda naman, ang cute. Wala kang makitang masama. If it's a baby dragon and it's white and it's cute, it's good. It's has something to do. It has something to do with fantasy. Depende sa klase ng panaginip mo. Kasi minsan may panaginip na, dahil busog ka lang, hindi naman astral traveling. Meron ding panaginip na, pagka nakapanood ka ng pelikula na tuwan-tuwa ka, katulad ng Game of Thrones, ang dami-daming dragon doon, eh mapapanaginipan mo yung dragon. Yung white light, oo, mapapasok mo yun. Nagme-meditate ka. Dapat po bang ipagtirik ng kandila ang mga patay? Oo naman. If you want to pray for them, for anything, I mean, any kind of prayers, kung meron kayong wishes na gusto ninyong manuyo sa taas, pag nagsindi kayo ng kandila, natutuwa sila. Sa kanila kasi, candles are very holy, kaya hindi dapat pinaglalaruan yan. Magsisindi ka ng kandila sa mga patay? Of course, maganda yon. Hindi yon masama. Ayun, maganda yung Astra Addict. Dasalin po ako, humingi po akong pumasa. Nagnunovena, o ayan, naniniwala ka bang makakapasa ka at nag-aaral ka, o makakapasa ka, ano bang pangalan mo? Gusto mong ibigay sa akin yung pangalan mo?
paano po masara ang third eye? Sabihin mo sa langit, sabihin mo kay Ama, lahat naman ng gift galing lang sa langit eh, mga katulad niya. If you really think your third eye is open and you don't want to use it, just tell him, I'm terribly sorry, I cannot do it. I'm sorry po, hindi ko po kaya, ayaw po ito. Ganun, or just ignore it. Thank you for the heart. Ano po ito? Alray, ano ba? Natawa ako naman sa'yo eh, sa kong estudyante. Napaka-cute. Okay, anyway. O, ano, nakakonnect ka na? Ay, thank you. Tagal na nung Flor de Lisa. Paano po gagawin sa goiter? Pumunta ka sa endocrinologist. Kailangan mo magpatingin sa endocrinologist. Normally, ang goiter ay hyperthyroidism po yan. So, kailangan talagang patingnan ninyo kasi bibigyan kayo ng gamot for that. Ha! Wow! Bago to! Nathan, from you, andyan ka? Wow! Ang ganda nun. Parang forest ba yun na may monkey? Ang ganda-ganda naman. Thank you, Nathan! Okay. Shes, normally, I think most people would know that the black represents negative energy and the white represents good or pure energy. Kung gusto mong i-check, gusto mong pumasok doon, by all means do so doon sa white. Kasi babalik ka naman kung astral traveling yan eh. At saka hindi ka pa naman sure kung kaya mong pumasok doon talaga eh. Kasi depende yan sa length ng thread mo. Ano yun sinabi sa'yo ng Black Dragon? Black Dragon talaga yung tagapagbantay mo? Jackie, thank you. Tanong mo doon sa Black Dragon kung ginagalang ba niya si Jesus Christ, kung naniniwala ba siya kay Mama Mary, kung anong kapalit ng pagbabantay niya sa'yo. Just test him. Thank you doon sa Corgi. Pero ang ganda nung kanina. Nathan, ang ganda nung ngayon lang nakakita nun ah. Meron palang gift. Doon po sa mga nagpapadala sa akin ng regalo dito, katulad ni Delian at ni Jonah na roses, maraming salamat yung nagbibigay sa akin ng mga gifts. Kasi nagagamit ko po yan doon sa mga tinutulungan ko at nabibigyan din ng tulong. Kahit po maliit lang ang kapalit ng bawat regalo ninyo sa akin. Kasi ano, mamiso lang yun sa TikTok. Okay po yan. Ang laking bagay pa rin. Thank you for... Nako, Jonah. Lima na. Ayan, sorry. Roselle, thank you din sa dalawa. Thank you, Jonah. Thank you po. Elma, Eric Reyes, dun sa mga nagbibigay. Kewens, thank you. Leginto, thank you. Sa lahat. Olanga, Nathan, ang dami-dami na niyan. 26 roses. Salamat. Salamat ng sobra-sobra. Si Nemi at si Larry, wala, nagpadala na rin ng roses. Maraming salamat sa inyo. Olive! Okay, teka muna. Intindihin ko itong mga nagtatanong, kawawa naman. Kasi, masama po ba ang ibaliktad ang pangalan? Ano yung purpose mo? Always, always remember. Napakahalaga nung purpose mo. Bakit mo binaliktad yung pangalan? Binaliktad mo yung pangalan mo para sa TikTok o para sa Facebook, pangalan mo o pangalan ng ibang tao. Maraming ibig sabihin yan. Ano yun? Palagi akong nakakaamoy ng I at I. Hindi ko po alam anong ibig sabihin ng I at I. I at I? Ano? Sorry ah, hindi ko talaga naintindihan yung naamoy mong I at I. Thank you, Nathan.
ano po yung kubot na aswang? Ay, gumawa ko ng pelikula, title, kubot. Aswang ako doon, pero good na aswang. Hindi ko sure. Wala akong background doon sa, ano, except for the movie that I made. Pala, posible daw bang mag-astral travel na hindi pa alam kung paano mag-astral travel? Ganito po yan. Sa tuwing meron po akong live, binabanggit ko to. Lahat po ng tao ay nag-astral traveling pagtulog. Hindi po natutulog ang kaluluwa. So habang tulog po ang katawang tao, umaalis at namamasyal ang kaluluwa natin. Pumupunta kay Ama, pumupunta sa langit, o bumibisita at namamasyal. Pero alam nila kung kailan babalik. Thank you naman. Naitan, hindi naman ako, ano, anyway. May butas ang mundo. Nakita mo nga yung butas ng mundo. Merong, may butas. Totoo po bang humihiwalay? Ano? Ang kala, ayun ang sinabi ko nga sa inyo eh. Yun yung astral traveling. Maraming portals. At depende kung saan part ng lower world ka mo gusto pumunta. Ingat ka lang, huwag ka pumunta doon sa maraming apoy. Tips ba kayong maibibigay for astral traveling? Huwag kang masyadong busog kung gusto mo mag-astral traveling. Thank you. Ay, ganda. Thank you. Wag masyadong busog. Tsaka gusto mo talagang matuto, mag-enroll ka ng class ko. Nanaginip po ako about kapitbahay ko na nakita ko na may kabaong at may alahas sa pinto ng bahay nila. Aba kayong mamamatay, baka may mamamatay na mag-iiwan ng anong tawag doon? Dowry? Ng mag-iiwan. Pamana. Yun, baka may magpapamana na maganda. Maganda yun eh. What does it mean when you see an angel of death? Angel of death. What does it mean if you saw angel of death? I saw it when I was 4 or 5 years old. Frankly speaking, yung totoo po, so I always try to be 100% honest with you every time I'm here in TikTok live or posting. Yung tunay, anong pangalan mo? Madiskarte nga inahan. Madiskarte, hindi pa ako nakakita ng angel of death. Ang mga angels, kahit na bukas ang third eye mo, hindi yan nakikita unless gustong magpakita. Hindi sila katulad ng elementals o multo or aliens, hindi. They are higher beings, very blessed, special envoys of God, special messenger of our Lord, of our Father, na makikita mo lang pag kailangan nilang magpakita sa'yo. So, hindi totoo yun na any moment, kahit sino, yung na makakakita ng angel pag gusto nilang makita, hindi po totoo yun. So, hindi pa ako nakakita ng angel of death. Kung i-base ko sa mga nababasa ko sa comics o cartoons or sa movies, yung angel of death, yung may karet, yung ba yun? Si kamatayan? Di ba yun ng kamatayan? Yun po ang alam kong angel of... Pero hindi naman siya angel. Meron bang angel of death? Ano yun? May pakpak. Tapos, hindi ko alam kung ano yung itsura ng angel of death. Sorry. Thank you. You saw it when you were 4 or 5 years old. Baka hindi magandang spirito kasi you were very young. And most kids, until the age of 7, nakakakita ng mga beings na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Hello, Kim. Ganyan. Pag nakalimutan po yung dream, ibig sabihin po ba totoo? Hindi, nakalimutan mo lang o hindi dapat maalala. Hindi lahat ng panaginip ay pwede mong maalala.
Pwede po ba ang telekinesis power at paano po mag-train? Junar, good question. But what are you going to use it for? Anong purpose mo? Telekinesis, ibig sabihin, kaya mong magpagalaw ng mga bagay-bagay sa pag-iisip mo lang. Kunyari, nandun yung baso sa kitchen, nandito ka sa living room, gusto mong kunin, gagamitin mo lang isip mo, pupunta na rito yung baso, baka tumaba ka. Kailangan kasi, naglalakad tayo, small things like that, you don't need telekinesis. So you have to figure out first kung ano ang reason ba't gusto mo ng telekinesis. How to train? First, you learn astral travel, remote viewing, and then telekinesis, perhaps. Perhaps. Because you need a lot of energy to be able to do that. The brain is the motor. Yun ang magsasabi kung anong gagawin. But the motor cannot do anything without the gasoline. Ang gasoline ay energy. Everything is made of energy. Lahat ng bagay. So gusto mong... Ginagawa yan ng master ko dati, baso ng tubig, ang layo-layo. Energy gagamitin, boom! Basag, yung baso. Ano yun? Energy yun. Pwede mo rin tawagin telekinesis. Ano po ibig sabihin ng panaginip? Ano yun? A dream within a dream? Sorry. Pa, totoo kang niyakap. May yumakap siguro sa yung mahal mo o mahal ka. Kasi, bakit ang apo ko nag-aaral naman? Ano? Pero walang pumapasok na alam sa ulo niya. Tanggalin mo po yung cellphone. Baka sakali makatulong. Ang dami pong mga bata ngayon na epileptic. Nagkakaroon ng seizure. I'm talking to you about these things being in the medical field kasi ang dami ko pong pasyenteng nagkakaganyan. Noon pa, yung mga bata na maliliit pa, binibigyan ng tab o kaya cellphone para hindi maabala yung ginagawa ng magulang. Sila ang madalas walang pumapasok na kahit na ano sa ulo. Hindi marunong gumalang. Kung matutumang gumalang, yun ay kung kakaharapin ka lang at kakausapin ka. Ang verbal communication, hirap na hirap. At nagkakaroon ng epilepsy. Nagkakaroon ng seizures. Kaya ingatan ninyo, huwag masyado, lalo na pag bata pa. Kawawa naman. Yung salamin portal po ba? Hindi. Depende sa salamin. Ang daming salamin na nabibili kahit saan. Hindi ibig mo sabihin lahat yun portal. Hindi. Depende sa salamin. Depende kung sino nananalamin. Depende sa lugar na pinaglagyan ng salamin. Maraming rason at maraming bagay bago maging portal ang salamin. May sabihin po lahat ng panaginip kong nangyayari po. Ah, precognition. Teacher Jam. Ibig sabihin... May precognition ka, yung gift na nalalaman mo, nakikita mo bago pa mangyari yung mga bagay through your dreams. Kung ano naman si ano, wala siyang sapin. Ba't wala? Nagising po ako. Ano po tawag sa... Astral traveling, nakita mo yung sarili mo. Ano yun? Masama po ba magpatay ng hayop? Ano yun? Sorry. Totoo ba po bang masama na magpatay ng hayop pagbago ang bahay? Anak ng patola ka naman. Masamang pumatay ng hayop, period. Pero na lang yung hayop na ano, ginawa talaga na para kainin. Pero yung hayop na aso, pusa, bakit mo naman papatayin? Kay luma o kay bagong bahay. Huwag kayong papatay ng aso, pusa at pets. Kabusitan ang makukuha ninyo sa buhay ninyo. Magkakasakit, mahirap ang pera, hindi papasok ang swerte. Totoo yan, maniwala kayo't hindi. Diyos ko,
karamihan ng ano, ganyan. Nagtataka sila ba't hindi sila swertihin. Tapos, kung manakit ng hayop na walang kalaban-laban, ganun na lang. Nako, kung pwede ko kayong, kung, nako. We may need telekinesis. No, you need your legs if there's a big disaster because you have to be able to run. Telekinesis won't help you. And you need to pray. I don't see any reason how, I don't see why and how telekinesis can help you. Ano yun? To no amount of energy, unless you're Herculean, will be able to stop any disaster that happens to us because we're the ones who caused it in the first place. Tayo rin ang dahilan kung bakit may mga calamities and disasters. Like for instance, yung tsunami. That normally comes after earthquakes. Pero ginalang ba natin ang dagat? Hindi rin. Kahit nga ilog, tinatapunan natin ng mga basura. Lahat na ata ng plastic nakalutang sa dagat, styrofoam sa mga ilog na pinagpipiknikan, dami ko nakitang ganyan, nagalit na galit ako. Sorry po. And one person cannot lift anything that heavy no matter how strong you are through telekinesis. Kailangan mo pa rin ang kasama na may telekinesis din to be able to lift a heavy object. And normally, yung Egyptians noon, hindi naman telekinesis ang gamit. It's pure energy using just the mind. May formula sila dyan sa paggawa niyan. Worth it po ba na mag-OFW migrate sa ibang bansa given sa mangyayari o nangyayari? Alam mo, aloof designer, ang hirap ng mas madaling sagutin yung astral traveling at saka yung ibang mga paranormal. Yung tanong mo tungkol sa paglipat mo sa ibang bansa para magtrabaho, ang hirap sagutin. Kasi kung may pamilya ka, kung medyo malaki na yung anak mo, siguro okay lang iwanan. Ang hirap kasi ng pera. Siyempre, mas maganda yung pag magtutulungan. Wala naman po sigurong masama. Magdasal lang palagi para maramdaman mo kung kailan ka dapat umuwi. Siyempre, iba pa rin yung may naipapadala kang pera sa family mo. Iba pa rin yun kasi first and foremost, bago ka makakilos dito sa, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, bawat kilos natin, palaging pera ang kailangan. Bihira na yung bagay na libre. Bihirang-bihira na. No, doesn't have anything to do with karma. Astral traveling doesn't have anything to do with karma. Ano dream yun? Paano malalaman? Ayan, palagi yan pong tinatanong. Itatakal ko yan. May nagtanong ngayon dito, paano nalalaman kung bukas ba ang inyong third eye? Simple lang po. May mga bagay kayong nagagawa. May mga bagay kayong nakikita na hindi nagagawa at hindi nakikita ng iba. Ibig sabihin po, bukas ang third eye ninyo. Alam nyo, yung pong nagsasabi, siya nga po pala, may eclipse na darating, ano? Kung pag-uusapan natin yung mga tungkol sa, ano ba ang eclipse sa Tagalog? Eclipse. Meron ba nakakaalam? Okay. Tuwing may eclipse, kahit nung una pang panahon. Thank you for the heart.
tuwing may eclipse, merong hindi magandang nangyayari. Calamities, death. Nung mamatay si Julius Caesar, may eclipse. Namatay si Alexander the Great, may eclipse. Maraming mga malalaking personalities ang namatay tuwing may eclipse or may digmaan or may hindi magandang mangyayari. Parang it's a warning sign. Hindi po ako astrologist. Ako po, kung anong nalalaman ko lang dahil pinanganak akong ganito. May kumakausap sa akin pagka may nagtatanong, may pasyente, tinatanong kung anong dapat nilang gawin, kung anong may nagsasabi po sa akin, and normally spirit guides nila. Naririnig ko po. At alam ko na, may discernment po ako. Alam ko kung tama o mali, kung masama o mabuti yung bumubulong. Bihira pong may magbulong sa akin masama kasi alam na nila kung ano mangyayari sa kanila. Siyempre, may bantay din po ako. Posible po bang Denver Mendoza? Posible po bang, good question, posible po ba makapunta sa space kapag nag-aastral? Of course! Of course! Depende yan sa PC mo. Kung yung cord mo ay mahaba, kung physically fit ka, kung bata ka pa, depende yan. Katulad din yan ng pag namamatay ang tao, na may cord din tayo na napuputol na. Ang pupuntahan natin ay depende kung anong ginawa natin nung buhay pa tayo. Kaya mag-iingat po kayo. Kaya palagi nga po sabi ko, kahit pa paano, magdadasal kayo kasi hindi ninyo alam kung anong oras, any moment, baka kayo kunin. At huwag gagawa ng masama as well. Alam kong napakahirap gawin yung hindi po ako perfecto, ang dami ko rin pong palpak, alam nyo lang. Pero sinisikap ko palagi na huwag makapanakit, na huwag sadyain kung may nasasaktan. Napakahalaga po nun. O ayan ha, Denver, nasagot na kita. Of course, you can, you may, you could. No problem going to outer space. You can even go to different planets if you are strong enough. Palagi mo napapanaginipan yung kapatid mo namatay, ay nagpaparamdam sa'yo. Di, pagdasal mo, yan ang the best na time for you to light a candle, light a white candle para dun sa kapatid mo. Ay, ma-color yellow na mata. Huwag kayo. Naku, hindi maganda. Magdasal ka pag nakita mo yung color yellow na mata. Usually, pag color yellow o color red, yellow and red na mata, hindi maganda. Sorry po. Split seconds, a very bright light out of nowhere. Ano, gising ka? Rico, ang dami niyan ngayon. Ang dami niyan ngayon. Palagay ko mga extraterrestrial beings and they're all over the place. Ay, nakakamiss naman ng isang Elizabeth Rapesa. Thank you. Namiss mo ako. Manood ka ng asawa mo, asawa ko. Andun ako. Child 7 yun. Tapos kung pelikula, yung Ako ni Nario, Hiwaga, Pura. Tatlong pelikula yung natapos ko. Hindi pa lang showing. Ana, JP. Hanapin mo na lang. Pag showing, makikita mo rin. Pero yung asawa mo, asawa ko. Nag-taping ako ng magpakailanman. Two days ago. Ayan, sa... Hindi ko alam kung kailan. 14 or 15 ata ipapalabas yung magpakailanman. Panoorin ninyo. Thank you, Chardy! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oy, thank you sa mga nagbibigay ng flowers. Maria Belen, thank you sa mga roses. I truly appreciate it. Chardy, thank you. Gagamit ko yan yung mga nagbibigay ng gifts sa akin. Nagagamit ko yan kahit na maliliit lang. Pag naipon yan, ang laking tulong po. Elaine, thank you, nobody. Jace,
nagpapasalamat po ako sa inyo sa lahat po na nagbibigay sa akin ng gifts na ganyan, kahit po maliliit, ina-appreciate ko po yan. Okay? Thank you for the heart. Niisip ko, alam nyo, ang dami kong gustong ikwento sa inyo. Oy, origami, na-miss ko yan. Origami ba tawag doon? Tama. Gabby Bear, thank you. Victory, thank you. Ano ba yung nakakita ng... Mr. Wang Kig, 04, nag-astral traveling ka. Sleep paralysis pa ulit-ulit. Sinasabi yung Lord help me, then I hear demonic voice, no. Ay, naku, yan, magdasal ka pagka ganyan. Magdasal ka kasi kung merong demons na nakikisali, hindi maganda yan. May, naku, kung ano man ang religion mo, magdasal ka please. Posible po ba na maramdaman ang physical pain from lucid dreams, nightmares, even, ano, alin ba talaga? Lucid dreams, nightmares, o pagising? Pagising, siyempre mararamdaman mo, gising ka. Lucid dreaming, it's all in the mind. Lucid dreaming, gising ka lang na nanaginip ka. You can play around when you're doing a lucid dreaming or when you're into lucid dreaming. Thank you, Eric. Thank you, Jeff. Oh, thank you for the heart. You can play around. You can even date a very famous actor in your dreams because it's all in the mind. Wala yung nothing spiritual about it. Yung pain, manifestation yan. Kung minsan, kung ano yung napapanaginipan mo, lalo na pag lucid dreaming, nararamdaman mo rin. Katulad nung sexual dreams. Hindi ba? Merong mga ganyan na nanaginip ng sexual pero nagkakaroon ng ejaculation or orgasm. Nangyayari po yan. Yun ang manifestation ng dream. Walang spirituality po doon. Paano po mag-train para matutunan ng astral traveling? June R, I teach it. Yun na nga, yung gusto pong mag-aral ng astral traveling sa klasiko, i-click nyo lang, punta po kayo. Ay, kanina galing yun. Thank you, Russell. Thank you rin. Punta ka dun sa profile ko. June R, ha? Thank you. Punta ka sa profile ko. Meron doon maliit na basket na kulay pula. Katabi noon, sa ibaba ko sa ilalim, meron doon / spiritual alchemy PH. Click mo yon. Doon ka mag-i-enroll kung gusto mong matuto ng astral traveling. Ang pagtuturo po ay una ang astral traveling, saka po ang remote viewing. Yan. Naku, nasagot ko na yung paano po malaman yung may third eye. Ma'am, totoo po bang pwedeng madami kang archangels? Huh? Ang archangels are very special angel. Sila usually ang sumasabak sa gera. Ikaw, pwede kang may angel na bantay mo, guardian angel na tinatawag. Lahat tayo merong isa pag pinanganak tayo hanggang mamatay tayo. Yung spirit guides, yun ang pwedeng marami. Oh, nakakagutom naman yun, chocolate cake, ice cream ba yun? Oh, naku, addict ako sa ice cream, alam niyo ba yun? Pag ako nalulungkot, kumakain ako ng ice cream. Yun ang gamot ko.
Ano po ibig sabihin pag nanginip ka ng maraming tao sa isang bahay pagkatapos may namatay? Ha? Dalawa lang yan. Either may mamamatay o closure. May matatapos na bagay na dapat nang matapos. Katapusan. Death is ending. Boy at Mara, thank you. Binigyan ako ng chocolate. Salamat. Hindi ko naman pwede isubo. Thank you very much. Nakakatuwa naman. Oy nga pala. Okay, hello sa mga estudyante ko. Okay, dun sa advance, kasama na rin yung 80 students ko. I need to check your energy, yung electromagnetic energy, yung frequency, bawat isa sa inyo. I don't know if I should do it during the day. Siguro if I can do it during the day, I will do it during the day. Just be informed na gagawin ko yon siguro around, no, day after tomorrow na lang. Kasi wala pala ako dito. I'll let you know, ha? Kailangan kong makita kung anong capacity, kung anong klaseng energy meron kayo, kung saan yung pinakamalakas at pinakamahina. Para yun ang aayusin natin para magamit ninyo ng husto. Ayan, ha? Yeah, announcement ko lang doon sa mga estudyante ko. Kasi meron kasing iba-iba kasi, thank you for the heart, iba-iba kasing klaseng energy meron ng katawan ng tao, hindi pare-pareho. FYI. May idol po ako na palagi kong nai-imagine na magkasama kami. Yan, hindi ko alam. Kung nai-imagine mo lang, mabuti pa kung napapanaginipan mo lang eh. Kung napapanaginipan mo, talagang magkasama kayo. Pero kung nai-imagine mo lang, hindi siguro. Depende kung gagawan mo ng paraan at gusto ka niyang makasama. Ganun yun. Third eye lang ba? Hindi ko po maintindihan ang question niyo kung third eye lang ba ang may special functions. Marami na pong functions ang third eye at maraming klaseng gift meron ang bukas ang third eye. Hindi ko po alam kung ano pang kailangan iba. Kung totoo bang pag napapanaginipan mo sila lagi, minamanifest ka niya, ay, hindi ko maintindihan yung English nung kadugtong ng... You mean if you dream about a person all the time or many times, minamanifest ka nila? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Minamanifest ka? O baka naiisip ka, yun ang ibig mo sabihin? Kasi normally, kung naiisip ka, kung minsan, magta-travel yun, kaluluwa nila pagtulog, nadalawin ka. Yun yun. Pwede yun. Okay. Hello. Ma'am, ka-explain ko lang tungkol dun sa angels kanina. Hello, ulitin ko. Ang angels po, kahit na sinong super gifted, hindi sila makikita. Kahit pa po ang third ay ganito kalaki kang bukas, hindi nyo makikita ang angels kung ayaw nilang magpakita. Makikita nyo lang po ang angels pag gusto nilang magpakita. Kung merong kailangang sabihin sa inyo, sila po either sundalo or messenger, servants of the Lord. Ngayon, hindi po yun makikita basta-basta. Very special beings. Napaka-special being po ng, napaka-special po ng mga angels. So, hindi po yun ganun. Makikita lang kung gusto magpakita. Actually, kahit sino, pwede silang makita kung gusto nilang magpakita sa inyo. Yun po yun. I hope I was able to answer you. Hello. Send finger heart. Thank you. Sino to? Kim? Thank you, Kim.
Good day, Larry. Good evening pala. John Shop, never na hindi nakabalik. Palagi nakakabalik. Kahit anong mangyari, makakabalik ka. Pero na lang kung patay ka na. Jelly, click mo yung ano, yung profile ko, yung Spiritual Alchemy PH. Meron doon nakasulat. Meron akong advance. Ngayong 23 yung advance ko, no? Yung susunod doon, baka latter part of April. Medyo lilo ako ngayong April. Pero hindi ko i-announce ko kung meron pang April. Palagi po kasing punong palagi kasing puno yung schedule namin at saka yung, maski nga po sa Zoom, may yung from different countries. Nakakaawa yung mga nag-one-on-one consultation sa akin from different countries. Lalo na yung mga galing Canada, merong galing Russia, merong sa UK. Siyempre, iba oras nila, iba yung oras ko. At susundan nila yung oras ko. Isipin mo, kunyari alas 4 ng madaling araw sa kanila, alas 9 ng gabi dito. Kawawa, hindi natutulog. Pero nagtsitsaga, gusto lang nilang kumonsulta ng napakahalagang bagay at so wala sila rito. Ayan. Yung astral traveling class ko, ngayong March wala na, April baka sakali, pero hindi ko sure kasi siya nga pala. I possibly saw my past life and I requested sa guardian angel ko na ipakita niya. Oy, good, good. O yan, maganda yung kinakausap mo yung guardian angel mo. Naririnig ka niyan. Dati nang kakakita ako ng image sa clouds, precognition. Hindi po, ang sa clouds mo nakikita yung mangyayari, you mean? Kasi ang precognition, nakikita mo kung anong mangyayari in the future. Kung precog ka, open ang third eye mo. Vaughn, I'm a clinical hypnotherapist. Nag-aral ako kay Edgar Cayce sa ARE. Graduate ako niyan. We do regression. Kaya nga clinical hypnotherapist eh. Hello po, good evening na. Napanood kita na live. Thank you. Thank you. Pot-pot. Bakit nga after months? Okay. Bago ko sagutin yung ibang mga katanungan, ang gulo na tuloy na buo ko. Dahil sa technology natin, itong panahon ito, di ba may yung cellphones natin nag-upgrade na, dati noon PLDT lang, dati noon tatawag ka, kailangan pumunta ka doon sa PLDT, pipila ka, dati noon landline lang, tapos naging ano ba yun yung maliit na beeper, tapos ngayon ganito na. Napakatindi na ng technology natin. May AI na. Nang dahil dito, ang katawan natin palaging nahihirapan, palaging natutuyo. Nang dahil dito, yung internal organs natin, ang puso, ang liver, ang kidneys, ang spleen, the whole body is having a hard time. You know why? Ang katawan po natin is 70% water. Tubig po, 70%. Ang technology po, frequency o kuryente na tinatawag. Galing sa TV, yung radiation, galing sa mga bagay na ginagamit para sa teknolohiya, nagsasak po yan ng water sa ating internal organs. Kaya tayo natutuyo. Kaya palagi ko pong sinasabi, uminom kayo ng uminom ng tubig.
dahil kailangan po talaga yan ng inyong katawan. Kahit ang brain, natutuyo po yan. Lalo na palagi tayong may ganyan, palagi may nakasaksak. Inom po kayo palagi ng tubig. Uy, nawala. Ano nangyari? May ganun-ganun. Nagalit sa akin yung AI. No? Tingin mo? What was that all about? Okay. Makainom na nga ng tubig. Uminom na ba kayo ng tubig? You need to drink water, ha? Plenty of water all the time. Thank you uli sa mga gift. Kailangan ko po yung gift ninyo. Hello, Small World Shop. Thank you for following me. Thank you, Mon. Yan yung painting ko. Ako yung may gawa niyan. Ay, kukwentuhan ko yung tungkol sa paintings ko. Hello, taga Baguio. Jessie Castillo, okay. Yung mga nakikita ninyong paintings, thank you for the heart, thank you for the gifts. Yung nakikita ninyong mga paintings ko, marami akong paintings. Gumagawa po ako ng portrait, gumagawa ako ng liturgical. Ibig sabihin po ng liturgical, yung mga santo, yung Jesus, yung mga Mary. Pero ngayon po, nung naging eco-warrior ako, ang sabi kasi sa akin, ng aking gabay, tulungan ko ang kalikasan sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa mga tao na huwag magtapon ng basura, sa lalo na sa mga tubig. So ang ginawa ko, namumulot po ako ng mga plastic na mga tinatapon o yung mga plastic plates at saka yung bottled water, di ba? Tapos minumolde ko po yun. Ini-incorporate ko sa mga paintings ko. By the way, hindi po ako nag-aral. Wala po akong background sa fine arts, hindi po ako nag-aral magpinta. Wala po akong teacher. Dinasal ko lang po yan. Tapos, marunong na ako ng kusa. Gumagalaw yung kamay ko. Lumalabas yung paintings. Marami po yan. Ngayon, ang nakakatuwa dito, ito na ikwento ko lang po. Kasi sila naman ang nagkukwento. Andyan, kung nakakapanood dito yung iba kong mga bumili ng painting, katulad ni Snow White, may-ari po yun ng gasolinahan, katulad ni Lucy. Yung si Snow White, natawag ko po yun, bumili siya ng painting sa akin, linagay niya sa sala, malaki. Ngayon, nagkatakutan, every night, palaging walang gustong pumunta ng sala, nalaman niya kung bakit tumitili yung mga yaya. Yung pala, yung painting ko, nagliliwanag. Yung mga may sakit, at saka yung nagnanakaw doon sa gasolinahan, natakot na nagkawala. Yung may sakit, gumaling. Yung si Snow White, may sakit yun. Medyo matindi. Pero awa ng Diyos, hindi na kailangan magpa-opera. Gumaling. Si Lucy, linagay niya doon sa kwarto niya. Umiilaw din, lalo na pagka nagdadasal siya. Lumiliwanag ba? Lumiliwanag. Hindi ko po alam kung bakit. Kinukwento ko lang sa inyo na lahat ng meron akong painting, kasi habang nagpipinta ako, nagdadasal ako. Bago ako magpinta, nagdadasal ako. Pagkatapos kong ipinta, hinihiling ko sa lahat ng gabay ko at lalo na kay Ama, kay God the Holy Spirit, to bless the paintings that I have finished. Para yung bumibili will be blessed also. Yun, kinuwento ko lang po sa inyo kasi palaging may na pumupunan sa paintings na katulad nitong sa background. Ito yung nakita ko nga na plant sa parang sa Agartha. Na sabi nung isa sinungaling daw ako, ano ba yun? Parang tanga. Jeff, ikaw pala yung nag-send ng confetti. Thank you so much. Very much appreciated. Very much. Russell, you're here. I love you too, Russell. Naku, estudyante ko rin yan.
Ganda-gandang bata. Galing din. Alray, nasaan ka na? Alray, hindi na kita nakita. Si Alray kasi hindi masyadong makutingting sa inuutos palagi yung... Okay, konti na lang ha. Magpapaalam na ako sa inyo in 10 minutes. Eric, Narcy, thank you for the heart. Thank you po. Thank you. Ah, TikTok Universe. Oh my goodness. Thank you very much. Darlia, Gladys, thank you. Thank you very much. Ano ba yun? Nakakatuwa yung mga pinapadala ninyo sa akin. Sobrang appreciate ko. And the hearts as well, yung mga nag-heart. Huwag niyo sasaktan yung mga hayop ha. Kung ayaw ninyo ng hayop, thank you for the teddy bear. Hugs. Ang language na natutunan ko dun sa nung nag-taping ako. Ang ibig palang sabihin nito, I love you very much. Yan. Pang-pang yung deaf mute. Thank you, Gladys. Lovely. Wow. Ayun, nakalimutan ko tuloy sa sabihin ko. Basta huwag niyong kalilimutan ang minum ng tubig. Naku, yung amber ko. Alam niyo ba't ako nagsusuot ng amber? Kasi pagka may nagbabantang arthritis, kahit wala ka pang arthritis, you wear it, hindi ka mamamaga. Maraming klase ng amber, maraming colors. May dark nito, merong yellow nito. Oh, last two questions. Watching from Talisay, Batangas, Kagrasa. Oh, iba. Iba ang mermaids. Iba yung... Kasi maraming klase ng elementals. May fire. Yung San Telmo, fire yan. Yung water, mermaids, yung encanto, yung sa mga puno. Pero iba po yung aswang. Tandaan niyo yan, ha? Finally, Alray, finally, I saw you. Thank you for the flowers. Ganda. Anyway, okay. Bukas, nasa Batangas ako. I'm going there. I'll try to take photographs. Alam niyo ba na I'm a scuba diver, that I take underwater photographs and I compete. Sumasali po ako sa mga competitions. I go abroad to dive. Oh, last. Ayan ninyo, sitapin kong sa Thursday. Magpo-post po ako as soon as possible, siguro mga Wednesday. Basta tandaan nyo lang po. Ang hirap umiwas sa kasalanan, pero huwag niyong sadyain. Iba yung kasalanang sinasadya kesa sa kasalanang hindi sinasadya. Nakakaiyak po kung minsan pag naiisip ko na napakaliit ng nagagawa ko para makatulong sa kalikasan at sa ating lahat. Dasal lang po ang maitutulong ko. At nagpupumilit po ako palagi na maiangat yung mga nasa baba na ang kaisipan ay sarado at hindi naniniwala na may kapangyarihan ang langit. At maraming bagay na totoo na hindi lang ninyo nakikita, kaya hindi nyo dapat pagtawanan.
huwag po kayong manadya ng pananakit sa gawa at sa salita. Dahil babalik po yan sa inyo, lalo na dun sa may mga pamilya. Babalik sa asawa mo, babalik sa anak mo, mabubwisit ang buhay mo. Ang dami na ngang paghihirap na dinaranas ang mga tao sa mundo dahil din sa atin. Huwag na nating dagdagan. Kaya tayo ginigising ngayon para matauhan na tayo at mabago yung enerhiyang pumapalibot sa buong mundo. Kasi pag puro masama, puro away, puro maitim ang pumapalibot sa atin, paano tayo maliligtas? Gustuhin man ng langit o ng aliens na, kung gusto niyong paniwalaan yung aliens, na tulungan tayo, kung hindi natin tutulungan ang sarili natin, walang mangyayari. Walang mangyayaring maganda. Lahat tayo mahihirapan at kukonte ang maliligtas. Nibali sana kung pag ganun pakpatay na lang lahat, paano yung naaagnas na buhay pa? Paano yung may sakit na walang pera? Paano yung may mga anak na walang maipakain? Ang ikauunlad natin ay nasa atin din. Ang pangit na nang nangyayari sa mundo. Sobrang advanced ng technology. Pero yung mga bagay na spiritual, parang nawala. Parang ang hirap na. Hindi katulad nung araw. Lahat ng bagay linalapit sa Diyos. At sinusunod natin nun talaga yung salitang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pwedeng lahat iaasa sa Diyos. At saka isa pang pinakapangit. Thank you, Eric. Yung dasal, ng dasal, ng dasal. Pagkatapos, sama naman ang ugali. Hindi naman tumutulong sa kapwa. Ayan, nasad na naman ako. Pasensya na. Okay, cheer up na. Palaging may silver lining. Palaging may magandang pupuntahan pagka nagdasal. Wala pang nagdasal na hindi nagbago ang kulay sa paligid ng ulo. Pag tinagalan mo pa, tinabaan ang dasal, hindi lang sa ulo nagbabagong kulay, buong katawan. Mahalin po natin ang isa't isa. Mahalin natin ang kalikasan, igalang ang langit, igalang ang Diyos, huwag magdadasal na labas ang pusod at naka mini skirt, umupo man lang, huwag pong magdasal ng kahiga kasi hanggang kisame lang, huwag pong katamaran, igalang yung pinagdadasalan, wala pong mawawala kung magdadasal kayo. Tandaan niyo po yan. Mahal na mahal na mahal tayo ni Jesus Christ. Ewan ko lang kung bakit binaliwala natin siya. Ako hindi. Dami kong palpak. Pero anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much sa mga nagbigay sa akin ng gifts, ng mga hearts, ng mga flowers, ng corgi, ng origami, ng another heart, Marites. Thank you so much. Thank you sa mga estudyante ko na palagi kong pinagdadasal, na sinusikap, na turuan ng lahat ng nalalaman ko. Maraming salamat po sa palaging sumusubaybay. Kung meron po kayong tanong pa, magtsaga lang po sa pag-send sa akin ng message. Pasensya na po kung hindi ko po nasasagot lahat. I love you all. Thank you.